Tips para maiwasan ang pagbaba ng revenue. Alamin natin ang mga rules ni Google AdSense at ni YT. Ano nga ba ang revenue? Ang revenue ay nahati sa tatlong bahagi: estimated revenue, RPM, at playback CPM. So, makikita po natin yan sa channel analytics natin. So, tignan nyo ang revenue. So, makikita nyo siya. Pero ano ba ang meaning ng RPM? Ang RPM ay revenue per mile. The amount of money you earn for multiple revenue resources per 1,000 view. So, kinakalculate lang yan, divided by total views times 1,000. So, yan po ang ibig sabihin ng RPM. So, ganyan din po ikakalculate. Kung may 1,000 views po kayo, kikita po kayo ng $18 sa ads. So, ano bang dahilan ng revenue kung bakit bumababa? At totoo bang bumababa? Ano bang dapat natin gawin? So, pero alamin natin ang pagtingin ng tamang revenue. So, ito. Punta tayo sa ating YT Studio. Nakita nyo naman sa YouTube Studio Apps. Punta tayo sa revenue. So, nakita nyo na ang revenue. Click natin siya. Then, makikita natin ang estimated revenue natin. Yung total earnings natin na current days. Nakita nyo naman, 28 days lang po yan. So, i-convert natin sa lifetime. I-click po natin yung lifetime or 90 days, then you will see the difference. So, mas mataas po talaga siya. So, wala pong decreasing o walang pagbaba. So, yan po ang katotohanan na hindi po nababawasan ang ating revenue. Pero, kung may violations po tayo, yan. Diyan nyo po makikita ang pagbabawas o biglang pagban ng ating Google AdSense. Pero, paano pa maiiwasan to? Tandaan nyo, bawal nating i-click ang sarili nating ads. Yan po ang iwasan nyo dahil yan po ang pinagbabawal ng AdSense na i-click natin ang personal nating ads. Huwag na rin nating encourage ang ating pamilya o mga kaibigan na i-click ang ating ads. Lalo-lalo na kung iisa lang po ang unit natin o iisa lang po ang IP address na ginagamit natin sa mga bahay. Kadalasan po kasi iisa lang ang system o IP address tapos maraming media. So bawal po yun. Kaya po si Google AdSense ay nagbaban po ng mga AdSense natin sa ating mga revenue. So pero alamin natin ang tamang paraan. Punta tayo sa Channel Analytics at Learn More. Pindutin natin ang Learn More para malaman natin ang totoong dahilan at malaman nyo ang talagang tamang paraan. So, creator responsibility, lahat tayo may responsibility. Sa YouTube policy na binigay ni YT, kailangan alamin natin lahat yan. Ang AdSense program policy ay para naman po sa Google AdSense, meron din po siyang rules. So, ayan po ang tunay na sinasabi nila. Clicking ads on your content. One or more user repeatedly clicking the ads of your content. So, bawal po talaga yan. Tulad ng isang router na may dalawang unit o dalawang mobile, apat na mobile. So, bawal po yan kasi ang isang router, iisa lang pong IP address dyan. Kaya po, one router, four mobile is only one IP address. Violations po yan. Kaya po, dapat yan po ang inyong tandaan. Pangalawa po, ang po pwede naman po, kung may one wifi ka, dapat yung main channel natin na ginagamit natin sa live stream o mga video content natin, po pwede po yan. Kasi main channel po yan, isang wifi lang po. Kaya kung meron kang dalawang wifi like this at dalawang unit, magkakaroon po sila na magkaibang IP address. So, pwede po yan. It will be valid kasi iba ang IP address nila. Tulad ng isang SIM card. Tandaan nyo, ang SIM card po may sariling IP yan. Kung may apat na SIM card ka at apat na mobile, sure po, papasok po yan. Kasi ang apat na SIM card ay merong apat na magkakaibang IP address. So, means it was valid. Tatanggapin po ni YouTube yan at ni Google AdSense. So, sa revenue natin, para maiwasan ang problema, sundin po natin ang rules ni YT at ni Google AdSense policy. Yan po ang mga tips para hindi na maban at mabawasan ang ating revenue. Kasi, sa sobrang hirap kitain ng mga views natin at mga ads natin, hindi na po ganun kadali. So, kung gusto niyo po ang aking video, please like and subscribe na lang po para updated po kayo sa aking video. Salamat!